sabihin ng Diyos, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Halika na po kayo, sama-sama na tayo magpuri sa ating Panginoon. Tayo po yung magkaisa na bigyan ang kuha ang sa ating puso ang salita ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tayo magpuri sa Panginoon. Tayo sumamba sa umagang ito. Panginoong Jesus.
magsasawa. Di ako magsasawang tuwihin ka. Kung puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Purihin ka, O Diyos, sa katapatan mo, sa kabutihan mo. Banal ka, Panginoon. Haleluya. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Salamatan natin ang Panginoon. Salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, at maging sa iyong mag-iingat sa lahat.
at pasalamatan at sa lahat lahat at sa lahat lahat at sa lahat lahat. Salamat o Diyos sa iyong katapatan. Salamat sa panibagong pagkakataon. Salamat sa dakilang bagay na naranasan namin noon, ngayon, at iyon ay magpakailanman kung patuloy kami na sa iyo ay mananangan, mananatili, magtitiwala at patuloy na yayakapin ang iyong mga salita, ang iyong kalooban, ang kapangyarihan nito na aming napapakinggan sa araw-araw po ng aming mga buhay. Salamat po o Diyos, muli mo kaming ginising sa pag-iingat mo sa magdamag, Panginoon, na kami ay ligtas. Salamat sa pagtatagumpay ng aming buhay dahil ikaw ang kasakasama namin sa aming mga buhay. Tunay na ang lahat ng bagay, lahat ng nagaganap ay nasa pagkontrol mo, nasa kapangyarihan mo, dahil mahal na mahal na mahal na mahal mo kami, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong kabutihan. God, glory to Christ Jesus, hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at muli nga po ay kagalakan ng ating puso na muli tayo ay makaharap sa Panginoon sa pamamagitan ng oportunidad na ito o pagkakataon na muli niyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Salamat nga po dahil sabi nga, if we are faithless, hindi man tayo karapat-dapat, we are not deserving, no? Ay andon pa rin ang patuloy na pagtatapat po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayan, sa umagang ito, bigyan na po natin ng daan ang salita ng Panginoon or puwang sa ating mga puso na ito po yung ating pagsasaluhan, my dear brothers and sisters. Nasabi nga po doon sa Kawikaan, ang kabanata ay siyam, ayan, talatang sampu. Yun, praise the Lord. At konting recap nga po sa atin pong napagsaluhan kahapon dahil ito ay karugtong pa rin at may kaugnayan nga po doon po sa ating pagsasalo-salo kahapon ng umaga na successful life by admitting mistakes. Nakasama nga po sa mga mistakes, no, or mga mali or mga pagkakamali po natin ay ang pagwawalang bahala. Yung bang neglecting, no, binabaliwala ang alin? Ang knowledge, ang wisdom from God. Which is the wisdom and knowledge? The Word of God. Amen. At maririnig natin mamaya yan na yung salita ng Diyos ay ang karunungan. Pasimula ng karunungan, ika nga. Kung ito ay ating hindi babaliwalain pagkos
papahalagahan natin, yayakapin natin, kikilanlalin po natin. Amen. Sapagkat ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Sabi po rito, my dear brothers and sisters, sa Kawikaan ng Kabanata 9, talata ay 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Praise the Lord! Talagang wisdom and knowledge, at oo, totoo yan. Marami nang marurunong sa atin, marami na sa atin ang maalam. Pero dapat nating malaman na kulang pa rin ang ating karunungan at kaalaman na tinataglay without the Word of God. Because the Word of God is powerful. Makapangyarihan kasi ang salita ng Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay. May control sa lahat ng bagay. Yan po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin aming Ama na nasa langit, makapangyarihan. May lalang ng lahat ng bagay, langit at lupa ng buong daigdig at lahat ng laman ng daigdig na ito na aming pinapakinabangan at araw-araw ay amin pong natatanggap sa iyo, Panginoon, or napapala bilang pagpapala sa bawat isa sa amin. Tunay na hindi man kami karapat-dapat, ikaw naman ay karapat-dapat. At kahit kami nagkukulang, kahit kami nagkakamali, you are always giving us the opportunity to live, O Lord. And it's a great privilege, O God, na sa umagang ito, muli namin tamasahin ang pagpapala mo, ang biyaya mo. At ito'y sa pamagitan ng pagyakap, patuloy na panunood, pakikinig sa iyong mga salita sa umagang ito. Hindi lamang pakikinig, kundi pagtanggap, at sa pagtanggap ay pagsasabuhay ng iyong mga salita bilang ito yung kalooban mo na dapat masunod sa buhay po ng bawat isa sa amin, anuman ang aming katatayuan, anuman ang aming kalalagayan, karapat dapat kang kilalanin sa aming mga buhay at pahalagahan nga po sa aming mga buhay sa bawat sandali, anuman ang panahon, anuman po ang sitwasyon. Yan mo, O Diyos, na patuloy ng bawat isa ay makapakinabang sa umaga nito. Di lamang ang mga kapamilya nito sa God of Truth Church, kundi lahat ng makakapanood, lahat ng makapakikinig, anumang denominasyon ang kinabibilangan, ay mapagpala po ng iyong mga gintong aral sa umagang ito. Bless every family, Lord. Every house, every home, Panginoon, to all nation, wherever they are right now, Lord, I pray to bless them, O God. Gandin ang bawat mga mahal namin sa buhay, bawat mga ngaral, bawat kapatiran sa bawat simbahan, ganun din ang mga taong hindi pa nakakakilala ay makasumpong sa pamamagitan po ng pangangaral ng iyong mga salita. Sa iyo, O Diyos, inialay namin ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila. God be the glory. Everybody say, Amen and Amen. Good morning, and patuloy na po natin ibahagi ito sa mga kakilala natin, sa mga mahal sa buhay natin, sa mga kaibigan, kamag-anak, kabatchmate, kapitbahay, kabarangay, at lahat ng mga pwede pa nating pagbahaginan, sapagkat ang salita ng Diyos ay ipinamamahagi, hindi kailangan ipagdamot, hindi rin kailangan ikahon, kundi kailangan i-unbox po natin ito. Buksan natin ang kahon at ipamahagi ito. Hindi lamang dapat tayo ang makinabang, kundi lahat ng tao sa buong mundo ay makapakinabang ng salita ng Diyos. Amen. So, praise the Lord, praise the name of the living God. So, kamusta naman po? Kayo po ba ay napagpala kahapon? And I believe, no, napagpala naman ang lahat.
sapagkat sino mang tumatanggap nga at nag-ikakapamuhay ang salita ng Diyos ay tunay na pinagpala nga po. Dito po sa ating pagsasalo ngayon ay halos kaparehas lang, halos kadugtong lamang at napakalaki ng kaugnayan nito. Sa kung saan ang tao, bakit po napapariwara ang buhay? Ang tao, bakit napapahamak ang kanyang buhay? Ang tao, bakit napapasok sa katakutan? Ang tao, bakit laging may sakit at may karamdaman? Ang tao, bakit laging tuliro? Ang tao, laging pagod? Ang tao, lagi na lamang malayo ang isip na wala namang tinatanaw? Praise the Lord! Ang mga bagay na yan, sabi nga po, ay dahil sa pagbabaliwala sa salita ng Diyos. Amen. Ngayon ang tanong, ano ba ang problema mo ngayon? Ano ba ang kinakaharap mo ngayon? Ano ba ang kinatatakutan mo ngayon? Ano ba ang iniiwasan mo ngayon? Ano ba ang iniilagan mo na mangyari ngayon? Ano pa ang mga bagay na kumukulo sa isip at puso mo sa ngayon? Ito ang kasagutan. Ang patuloy at patuloy po nating pagbibigay ng importansya ng pagpapahalaga sa wisdom and knowledge. Kung babalikan po natin si King Solomon or si Haring Solomon na anak, sabi nga, anak ni King David, ni Haring David, na siya ay pinagkatiwalaan na mamahala sa Israel, sa ating mga ninuno o sa mga Israelita, na kung paano gaano karami ang mga Israelita. Sa totoo lang, mahirap pamahalaan ang napakarami at hindi mabilang-bilang ng tao o ng mga tao. Lalo't iba't iba, no? Iba't iba ang mga, sabi nga ay ugali, no? Ganyan, di ba? Na kung papansin natin, pati yata yung mga ugaling yun ay minanapa natin na kung tutusin, hindi na natin dapat tinataglay ngayon. Kaya nga, kung papansinin po natin, sabi ng prayer po ni King Solomon sa ating Panginoon, sabi niya, "Give me wisdom and knowledge." Saan niya gagamitin? For the worldly things ba? Sa makamundong bagay ba ang hinihingi niya wisdom and knowledge? Tayo po'y may mga alam na, tayo po'y may mga dunong na, may mga kabuluhan na. Pero hindi yun sapat. Because I do believe, lalo na ang wala pa sa Panginoon, kahit sinong kilalang tao, kahit pa sinong kilalang mga marunong bumasa ng panahon, marunong bumasa ng mangyayari, marunong manghula, ika nga, mga scientists na masasabi natin kilala rin sa matatalinong tao. But the question is the wisdom and knowledge that they have or they had, brothers and sisters rather, ay ito ba ay yung kagaya ng hiningi nitong si King Solomon sa ating Diyos na si Yahweh. He asked the Lord, divine, ibig sabihin banal, na karunungan at kaalaman ang hiningi niya sa Panginoon. Paano at ano ang taglay-taglay ng hinihingi niya ito? May kapangyarihan. Ang hiningi niyang iyon, brothers and sisters, is divine wisdom and knowledge. Kasi pansinin natin, merong maruruno ngayon, merong matatalino ngayon. Although they do know already, no? The wrong and the right. Amen? But they continue to do
what is wrong instead doing what is right. Ang hiningi ng ni King Solomon ay wisdom and knowledge to distinguish between right and wrong, between good and evil. To distinguish. Para ano? Masunod niya ang kalooban ng Diyos. At mapamahalaan ng may katapatan, kabanala, ang mga ibinigay sa kanya ng Diyos. Balik naman tayo sa ating mga buhay-buhay. Kamusta naman po tayo? Marami po sa mga nabanggit ko kanina na papasok pa rin sa kaguluhan, sa katakutan, sa mga kabalisahan. At kung ano-ano pang mga negatibo na hindi ka nais-nais na nangyayari sa ating buhay. Because binabaliwala nila or they neglect, which they neglecting. Alin ang kanilang binabaliwala? The Word of God. Sabi nga, ang pasimula ng pagkatakot kay Yahweh ay pagkakaroon ng karuniman. Although marami po sa atin hindi alam ang kahulugan ng pagkatakot, ito po ay banal ang tinutukoy dito. Ang pinakamalalim na pangunawa ng pagkatakot o banal na pagkatakot sa Diyos ay may kasamang paggalang. Respeto. Hindi mo kayang suwayin because you believe or we believe that our God is holy. Banal ang ating sinusunod. Kaya nga, marami pong napapahamak. At ang kapahamakang tinutukoy, sabi nga po ng Oseas, chapter 4, verse 6, my people perish for lack of knowledge. Bakit sinabing lack of knowledge? Kasi may alam na, may knowledge na sila, but the knowledge they had, sabi ko nga, is from this world. Karunungan galing sa mundo, kaalaman at katalinuhan na galing sa daigdig na walang itinuro sa kabanalan na mayroong pagrespeto. Kaya lack of knowledge, kailangan mapunuan ito sa pamamagitan naman po ng pagtanggap natin ng wisdom and knowledge from the Lord, and kailangan hihingin natin ito. Hindi naman ito basta ibibigay kung ayaw mo naman at kung hindi rin i-desire ng ating mga puso. My people perish for lack of knowledge. Ang aking bayan, ang aking tao, ang aking nilikha, ang aking nilalang ay napapahamak dahil sa kakulangan at kaalaman ng kaalaman. Kakulangan. Kulang sa kaalaman. At yun nga, kaya nagkukulang sa pagbabaliwala sa salita ng Diyos. Ulitin ko, the Word of God is, sabi nga, the beginning of knowledge. Pasimula ng karunungan. Amen ba? Kaya, ang malaking problema natin, tanong mo yan sa sarili mo, sa harapan ng Panginoon, o kaya man kapag humihingi ka ng advice, bakit kaya ganito yung nangyayari sa akin? Diba? Because we rejected knowledge. We rejected the advice. And that is from the Word of God. Siyempre,
Kapag huminga ng payo sa mga lingkod ng Diyos, hindi naman yan mapapala nang galing sa sarili niyang alam. Nang galing sa kanya lang sariling karunungan, kundi galing sa Biblia. Hindi magpapayo ang hinihingan mo ng advice, lalo't ito'y mangangaral ng ikakasama o ikakapahamak natin. Laging ibibigay niyan sa iyong payo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Magkakaroon ka ng kagalakan. But depende pa rin eh. Kasi marami sa atin, kailangan niya ng kapayapaan. Kailangan niya ng gumaling sa karamdaman. Kailangan niya ng kaayusan sa loob ng pamilya or ng tahanan. Kailangan niya ng kaayusan sa lahat ng bagay. Katahimikan ng kanyang puso. Kailangan niya ng maligayang buhay. Kailangan niya ng kagalakan. Lahat yan. But, merong mga tao nakakakilig na ng salita ng Panginoon, ng pangangaral tungkol sa salita ng Diyos. Amen. Pero hindi tinatanggap, nire-reject. Kaya ano ang consequences nito? Ano ang magiging bunga nito? Amen. Nakikinig ba talaga tayo sa mga payo? Nakikinig ba tayo sa mga pangangaral? Nakikinig ba talaga tayo? Dahil kung talagang nakikinig tayo, hindi tayo mapaririwala. Hindi tayo mapapasok sa kaguluhan. Kaya nga kahapon, admitting mistakes. Pag marunong doon tayong tumanggap ng ating mga pagkakamali. Kasi ang pagpapayo, ipinamumuka sa atin ang ating mga mali. Kaya nga lahat ng nangyayari sa atin, laging may mensahe ang Panginoon. Laging may nais ituro ang Panginoon sa atin. Amen. Amen po ba? Balik tayo kay King Solomon. He asked God for wisdom and knowledge. And it was, sabi nga, divine, banal, na kinakailangang sundin. Di lamang banal, tunay at totoo. Hindi mapasisinungalingan ang salita ng Diyos na sinasabi pasimula ng kaalaman at ng kagungan. Amen. Sabi nga dito, my dear brothers and sisters, sa Kawikaan, kung babalikan po natin ang sinabi ng Kawikaan, chapter 1, verse 32. Yan. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila. Sipin ninyo, hindi ka lang mapapariwara, hindi lang tayo mapapahamak. Sabi nga, ang sabi rito, papatay sa kanila. Ang pagsasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Nananatili kasi tayong nagpapakamangmang gayong libre nang ibinibigay sa atin ang karunungan, wala na tayong babayaran, unlike na tayo ay nag-aral sa edukasyon, sa education. Pero, di ba? Ito, libre. Bago mo makuha ang kurso mo, bago makuha ang pangarap mo, babayad ka. But dito, sa araw-araw nating pag-aaral, libre na nga nating tatanggapin, pakikinggan, yayakapin na lang at ikakapambuhay. Yun na lang ang magiging bayad natin. Wala tayong babayad na pera, wala tayong babayad na halaga, kundi pag-uukulan lang natin talaga ito ng panahon, ng oras. At kagaya nga ng nabanggit kahapon, stop making, sabi nga, excuses.
Amen po pa. Kapag pinagpapayo tayo, wala nang kasi. Huwag natin ipagpipilitan yung baluktot nating pangangatwiran. Huwag natin sasabihin, hindi mo kasi ako nauunawaan eh. Hindi kasi ikaw ang nasa kalalagayan ko. Huwag ganun. Kapag humihingi tayo ng payo, huwag natin isisingit yung gusto natin. Huwag natin ipagpipilitan yung baluktot nating pagkaunawa. Huwag natin sasabihin, hindi ka kasi ikaw ako. Hindi kasi ako ikaw. Yes, totoo. Hindi tayo pwedeng magkapare-pareho. Kaya nga magkaiba tayo. Alangan naman, pareho tayong magpangaralan. Dapat isa lang ang mga ngaral sa humihingi ng payo. Minsan, kung sino pa yung pinapayuhan mo, parang gusto ka pa rin pagpayuhan ng pinagpapayuhan mo. Totoo o hindi? Andyan pa po ba kayo? At huwag nating sabihin, tayo matagal na sa gawain ng Panginoon. Huwag nating sabihin, mas matanda ako sa iyo. Huwag nating sabihin na mas marunong ako. Huwag nating sabihin, mas maalam ako sa iyo. Huwag nating sasabihin yan. And nothing compares. Never. Huwag din tayo magkukumpara sa kalalagayan natin noon, sa kalalagayan natin ngayon. Kaya nga, ang tagal na natin sa gawain, pero anong nangyayari? Hirap na hirap pa rin tayong kaharapin ang mga sitwasyon, ang mga problema na dumadaan sa ating buhay because we reject knowledge, ang tigas ng ating ulo. Kaya, unti-unting pumapatay sa atin ay ang ating katigasan ng ulo. Pastor, patay agad. Kuya Ronald, patay agad. Brother Ronald, patay agad. Siyempre, saan ba magmumula yan? Unti-unti, mag-aalala ka. Labis na pag-aalala. Malulungkot ka, manghihinayang ka. Ang dami kang gustong mangyari sa buhay mo. Lahat yan. Aalalahanin mo yan. Manghihina ka, pati sa pananampalataya. At unti-unti ka nang papatayin ang iyong pananampalataya. Pati ikaw, papatayin ka sa mga katakutan, sa mga alalahanin sa buhay. Dahil magkakasakit ka eh. At paulit-ulit na pagbalik ng sakit at karamdaman sa buhay natin. Imagine dito pa lang sa lupa. But we rejected knowledge. Sabi na nga ng Panginoon, because they rejected knowledge. So they perish. Mapapahamak talaga sila. Kaya kapag naririnig natin ang pagpapayo, huwag tayong papayuhan din natin yung nagpapayo. Huwag tayong magkukumpara. Iba ang kinakaharap natin at buhay natin ngayon sa nakaraan. Kaya nga, binabalikan natin yun. Siguro may multo pa ng nakaraan. Marami pang inaalala sa mga nakaraan na kinatatakutan na baka mangyari. At pwedeng mangyari ang kinatatakutan muli pag magmamatigas pa rin po tayo ngayon. Pwede pa rin tayong mabahala kapag ginagawa pa rin natin ang mga nakaraan na tinatawag na multo ng buwan. Never look back sa nakaraan, brothers and sisters. Amen. Because they rejected knowledge. Kaya nga mapalad tayo. Araw-araw, nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos. At maraming beses, di ba? So no one na magsasabi or nobody can say, ganito kasi, ganun kasi, ganyan kasi. Naalala niyo po ba yung pulubi at ang mayaman? Na sinabi ni Father Abraham, naroroon na ang mga propeta na itinalaga ng Panginoon para mangaral. So wala tayong maidadalhin. That's why sinabi nga at nabanggit kahapon, stop making excuses. Pagod kasi ako, kuya. Pagod kasi ako, brother. Pagod kasi ako, pastor. Eh kasi nga eh, hindi natin inuna yung para sa Diyos.
Kaya tuloy kung magdahilan tayo para tayong makamundo. Na para bang ang pinagdadahilan natin o nagdadahilan tayo sa taong kaharap natin na akala natin ay walang kwentang tao yung pinagdadahilan natin. Na ang mithiin ng taong pinagdadahilan mo is to save your soul and to receive, makareceive tayo bilang benepisyo natin kapag inuuna kasi natin ang Panginoon. Kaya tayo nahihirapan because tamad na tayong manalangin, tamad na tayong makinig, kunwari nanunood, kunwari naandyan, pero naka-online lang, hindi naman nanunood. Amen po ba? Nilay-nilay. Dahil kapag tayo ay hindi ginagawang makatotohanan ang para sa Diyos, lalo lang natin pinahihirapan ang ating mga sarili. Dito pa lang sa lupa, nahihirapan na tayo. Paano pa tayo makakarating sa langit niya? Amen po ba? Glory to God. Glory to Christ. Jesus. Kamusta? Nagsishare po ba kayo? Baka po hindi niyo po sinishare ang gawain ito. Sa group chat natin, sa mga kaibigan natin, i-share po natin ito para makapanood po sila. So, the wisdom and knowledge. At ang sabi, paano mo kikilalanin sa buhay mo ang karunungan at kaalaman na galing sa Panginoon? Pagsasabuhay. Kilala ko ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng karunungan at kaalaman. Kaya nga, dito pa lang sa lupa, itinanghal ng Panginoon si King Solomon. Because he asked God wisdom and knowledge to distinguish between right and wrong. So, napamahalaan niya lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At huwag tayong hingi ng hingi muna, ano? Tayong hinang-hingi, Lord, kailangan ko nito, kailangan ko niyan, kailangan ko noon, kailangan ko, malapit na ang katapusan, malapit na ang bayarin, malapit na ang araw ng mga bills, ng mga ayuda ni Meralco at ayuda ni Water. Amen. Mga tuition fees and others. Amen. Because kung meron tayong karunungan at kaalaman na galing sa Panginoon at hindi natin ito nire-reject, kahit hindi pa tayo humingi sa Panginoon dahil nakikita ng Panginoon na ginagawa mo ang mabuti at nilalayuan mo ang masama, iniiwasan mo na magkamali ulit, na magkasala ulit, na lumayo ulit sa Panginoon. Amen. Ano pa ang maidadahilan natin sa Panginoon? Late akong nagising eh. Amen. Kasi hindi mo pinaglalaanan talaga yung oras para sa Panginoon. Alam mo ang mga oras ng mga gawain ng Panginoon. Meron akong kakilala eh. Tuwira niya talagang sinabi, lagi na lang bang Panginoon? Lagi na lang bang pakikinig? Lagi na lang bang panunood? Narinig yan mismo ng taeng ako. Anong nangyari sa buhay niya? Tinapik. Pinalo siya. Dahil marunong mamalo ang ama. Pero ang pagpalo, hindi para tayo ay pilayin, para tayo ay saktan, hindi para gawin tayong paralitiko o gawin tayong miserable ang buhay, but to discipline us, to correct us. Because, sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 16, ang mga salita ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Hiningahan ng salita ng Diyos. And it is holy. And it's useful. Magagamit sa pagtuturo para itama ang mali, para ituwid ang baluktot
at para tayo turo ang lumakad sa kabanalan. Sanayin. Nakakatakot, no? Nakakatakot. Magsalita ba naman? O, ang tawag doon? Rejected the word of God. Marami na, alam ko na yan. Kaya pala, sa dami ng nalalaman natin, wala naman makita sa ating pumpag sa sabuhay ng salita. Ulitin ko, ang Diyos ay tatay namin. Pwede niya tayong paluin, subalit ang palo ng Diyos ay pagmamahal. Dahil nagsalita tayo ng hindi maganda. Sabi nga sa luma pong buhay, no, natatampal ako ng lolo ko, ng lola ko, ng tito ko, ng tita ko, pag may masamang lumabas na bibig, masamang pananalita sa akin labi. Ganun din ang Panginoon. Once we rejected knowledge, makikita na lang natin ang ating sarili. Baon na tayo. Hirap na tayo. Halos hindi na tayo makaugapay, hindi na tayo makatayo, hindi na tayo makangiti, hindi na tayo makatawa, hindi na tayo halos makagalaw, hindi na tayo halos makasalamuha sa tao. Dahil consequences ng pag-reject po natin sa word of God, sa wisdom and knowledge. Kaya kung gusto natin itanghal tayo ng Panginoon, dito pa lang sa lupa, hanggang sa langit, pwedeng gawin yun sa buhay ng pag-isa. Amen. Kaya nga, sa umagang ito, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, ganun pa rin. Kung tatanggap tayo sa salita ng Diyos bilang pangangaral, bilang pagpapayo, dahil ito ay may pagmamalasakit na punong-puno ng pagmamahal ng ating Panginoon. Yakapin natin ito ng buong buo. Tanggapin natin ng bukal sa ating kalooban. Walang pag-aalinlangan, brothers and sisters. Amen. Mapapabuti tayong lahat. Buhay natin dito pa lamang sa lupa ay mananagumpay na. Successful. Ang successful in life, hindi yan nagpapatungkol lamang dahil sa magarbo ang buhay, dahil mayaman, dahil hindi nagkukulang. Successful life is yung kaya mong tumayo, kaya mong umiti, kaya mo pa rin ipagsigaw na God is good, na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay di nagkukulang, ang Diyos ay hindi nagpapabaya, higit sa lahat, ang Diyos ay hindi nang iiwan. Kahit kailan, hindi tayo iiwan ng Diyos. Huwag lang tayo ang mag-iiwan. Amen. Amen. Praise the Lord. Saan nga sasabihin? Nasapul na naman ako sa pangangarap. Eh kung nasapul tayo, eh di dapat tanggapin natin yung pagkakasap niya. Bato-bato sa langit, ang tamaan magbago. Hindi bumukol, kundi magbago. Dahil lahat tayo ganyan. Nagkukulang at nagkukulang at nagkukulang pa rin. But God is faithful. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. At ayaw niya talaga na tayo ay mapahamak. Kaya ganun na lamang ang patuloy na naririnig natin sa salita ng Diyos. Amen. Kung gusto natin na sa darating ng panahon makukop
o kupkupin tayo ng Panginoon. Hindi naghahanap tayo ng makukupkup, ng kukupkup pala, sorry. Ang Diyos, laging bukas ang palad para tayo ay kanyang kalingain, para tayo ay kanyang kukupin. Glory to God, glory to Christ Jesus. Tunay na wala ng ibang magmamalasakit sa atin. Wala ng ibang Diyos. Wala ng iba na pwedeng sa atin ay magpayo, mangaral at mag-akay sa atin sa kabutihan kung ditani ang Panginoon lamang. Kaya sa oras na ito, hilingin natin sa Panginoon, give me wisdom and knowledge, Lord. Sabi nga ni Santiago, ang Diyos ay saganang magbigay at hindi siya nanunuman. Kaya niyang ibigay, lalo't na ayon sa kalooban niya ang hinihingi natin. At ito'y kalooban niya dahil banal, divine wisdom and knowledge to distinguish between right and wrong. Lord, sa umagang ito, papahayag namin na wala nang ibang Diyos kundi ikaw lamang. Muli tanggapin mo ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri, ang aming pagpapahayag, pagkilala na ikaw lamang ang pinagbubuhatan ng aming higit na kailangan. Hindi ang material na bagay, hindi ang financial na bagay, hindi ang pansamantalang bagay, kundi ang pangwalang hanggan, Panginoon. At sa habang panahon, ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Sabi ng Panginoon, siya ang Diyos. Wala nang iba. Wala nang iba. At sa habang panahon, ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Ikaw rin ang Panginoon na laging nagsasabi, ikaw ay madaling masumpungan kung patuloy ka naming hahanapin. At kapag nasumbuhan ka namin, Panginoon, umamin lamang kami sa aming pagkakamali, pagsisihan, at handang talikuran. Walang bagay na mahirap. Sa iyo ang lahat, Panginoon, ay napakadali. Sapagkat ikaw ang Diyos ng langit at lupa, may kapangyarihan sa lahat ng bagay, kumontrol sa bawat pangyayari sa aming isip at puso, Espiritu, at sa aming kaluluwa. Panginoon, kau na po ang bahala, O Diyos, sa bawat isa sa amin na nahihirapan sa kasalukuyan, Panginoon. Subalit ang lahat ng ito'y pagtuturo, pagtutuwid, pagpapayo, pagpapaalala, pagdidisiplina sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah! Wala nang iba, Panginoon, sa langit at lupa at sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang iba, Panginoon.
mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Diyos, wala mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Wala mahirap sa'yo. Mayroon bang mahirap sa akin? Yan ang sabi ng Panginoon. Mayroon ba akong hindi magagawa? Sabi ng Diyos, ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang sabi ng Panginoon, mga anak, sa akin kayo ay magtiwala. Tatandaan, walang mahirap kung atin pong gagawin na ang buhay natin ay isasalig natin sa Diyos. Kung patuloy nating hihingin sa Panginoon yung banal na kaunawaan, banal na karunungan, banal na kaalaman. At hindi naman nanaig sa atin ang gawin natin ng sarili nating kagustuhan, kundi kalooban niya ang susunod. Pagpalait po kay lahat ng ating Panginoon ang inyong mga buhay, ang inyong mga pamilya. Praise the Lord! God bless sa ating mga minamahal na kapatid. Ayan, mga masugid nating taga-subaybay ang ating mga kapatid. Ayan, sina Mother Teresa Metica from San Pablo City, ang Metica family, sila Brother Ronnie, sila pamilya ni Sister Melanie Metica, sila Sister Tess Maranan and family, ganun din kaila Sister Nora and Sister Norma Tolentino. God bless din sa ating kapatid from Cabanatuan, Sister Rose Yuson, sa buo niyong pamilya, ang Yuson family, at siyempre sa pamilya ni Pastor S. Rona from Carigara, Leyte. Ayan, sila Nanay Ising, ang Rona family, ganun din kaila Pastora Glenda Jasmines as Pastor Lito Rona from UK. London, God bless Sister Alma Mendoza Tatel, at ganun din kay Brother Richard, kay Benz Carson. God bless sa buong pamilya nila, Ate Mina Dimesa ng Lucena City, pamilya ni Sharon and Giron, Kuya Dom, Giron family, Kuya Doming, ang Bellarmino family, and bless the Javierto family,
at ganun din ang pamilya sa Cortesa, sa Monte, Compra, at ganun din ang buong pamilya ni Eva Dinesa family. God bless din sa buong pamilya ni Brother Reynaldo and Sister Evelyn. Ganun din kay Francisco Tolentino Jr., Erlinda Tolentino, pamilya ni Sister Cami Nieva, at pamilya ni Sister Merlinda Castillo. At sa ating mga kapatid from Albay, Bicol, kaila Sister Aurora Mia, at kaila JC Ku, ang Ku family. God bless din sa buong pamilya nila Sister Amor Mia, dyan po sa ibabang Dupay, Red Bill, Lucena City, at ganun din sa pamilya ni Sister Jen and Brother Pido Kindara, kaila Hiro, kay Cheska, kay Brother Froilan and Brother Christian, Sister Mary Gail Jalola, ang buong yung pamilya dyan po sa Italy. God bless din po kay Sister Glenn Abunda. Welcome and continue to watch this gawain ng Panginoon. God bless din sa buong pamilya, Sister Glenn Abunda. Pagpalain ng Panginoon, maging ang buong pamilya ni Sister Lisa Hontiveros Narvaez. Narvaez family, Hontiveros family ni Sister Joy, Brother Leo, Marin Jeanette from Japan, at ganun din kay Sister Jean, kay Sister Letty. God bless po, lalo na po ang yung health kaila Ate Sabina Saginsin. Yan, pagpalain ng buong yung pamilya ang Saginsin Rhea family. God bless kaila Sister Annalyn and Brother Albert Sanchez from Taguig City, at ang Maaba Maestre family kay Sister Rio Manalo. God bless din po sa ating kapatid sa Panginoon na sila Pastora Fe Andal Artiliaga, at ganun din po ang iyong kalusugan, pagpalain ng Panginoon at patuloy na paglilingkod mo po sa Diyos. God bless din kay Sister Abby Megan at kala Sister Michelle, Brother Mark de Los Santos dyan po sa San Pablo City, at ganun din po sa kala Kuya sa Seth and Suri, Sister Malu and Zoe Andal family from Canada. Good morning sa ating masipag, butihin, mapagmahal, mapagkalingang konsehal Regina Esquejo. More power to you, power from God, para lalong pang magamit ang buhay mo bilang public servant and God's servant. God bless din sa lahat ng mga kabarangay ko po, mga konsehal, at sa atin pong chairman, ang Kalaw family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless din kay Sister Victorina Angeles and kay Mark Ivan Silang, kay Nadel Silang, at ganun din po kay Sister Angelina and Brother Felix Silang dyan po sa Villa Escudero, Chaong, Quezon. God bless kay Kuya Crisanto Artiliaga, Sister Marta, kay Brother Ian, kay Jerome, kay Mark, kay Julius, kay Chai, at ganun din po sa buong pamilya ng ating kapatid na si Maring Maricar Kakay Artiliaga. Ganun din si Doktora Kayan Baldovino Alvarez, at kay Sister Mariel Engineer Alo, at sa iyong partner at sige sa lahat kay Mami Eli. Ang patuloy kong panalangin, manauli ang lakas na galing sa Panginoon. Get well soon, Mami Eli, dyan sa iyo pong tahanan. Salamat sa Panginoon at nakalabas ka na po ng hospital. God bless din po sa buong pamilya ni Tita Perlita Octavio, Minsan Roderick Octavio, at ganun din kaila, praise the Lord, kaila Dorin Octavio. Pagpalaan ng Panginoon ng iyong kalusugan para lalo ka pang makapag-serve bilang isa sa maraming guro na masigasig na nagtuturo sa mga estudyante. Praise the Lord, pagpalain ng Panginoon ang buong pamilya ng ating minamahal sa Sister Presi Mia Argunyoso. Buong pamilya nila Ate Opel Bondoc from Santa Ana, Pampanga.
and good morning din. Welcome back to the Philippines, our country. Sister Kate Villamor from UK, London. Ayan, nandito ka na ngayon sa Pilipinas, sa Metro Manila. And dalangin ko na i-enjoy mo ang yung vacation po, kasama ang yung mga mahal sa buhay. God bless and welcome once again, Sister Kate Villamor. Kala Sister Lily Reyes, ganun din kala Sister Amy Flores and family. God bless po and welcome back to the Philippines. At ganun din sa buong pamilya nila Brother Nilo Reyes. God bless kala Ate Federica Candelaria from UK, London. At sa ating kapatid na Nay Lilia Inero from Pitugo, mga taga Pitugo, Quezon, mga taga Mauban, Quezon, God bless you all. Ang Sabilio family, Orgelias family. At ganun din sa mga pati natin sa Gumaca, Quezon, kaila paring Adrian Sotomayor. At ganun din sa Cañizares, Berida family. Pagpalain din ng Panginoon ang Morelo family, mga taga San Francisco, Quezon, kay paring Ronilo Tan Riano, Riano family. At ganun din sa Hison family nila Sister Susan and paring Aaron Baer Hison family. God bless din sa mga taga Candelaria, Quezon, Messiah worshipers at mga taga Sariaya, Quezon. Ganun din sa mga kapatid natin sa Bulacan. Yan, ang inaanak ko sila Grace Cortez, pagpalain ng Belila Cortez family. God bless din po sa ating mga kapatid sa Panginoon na sila Sister Nela Nonoso, Brother Tony, Sister Aloha, at kaila Brother Prince Marvin Talavera and Tiffany and family, and go family ni Brother Piel and Sister Christine. God bless po sa inyong lahat. At ganun din sa ating mga kapatid sa Singapore, sa Hong Kong, sila Sister Gia Hernandez, sa Lebanon, Sister Marilyn Barrientos, Gamba family, Sister Dalaga, Psycho Anes, and Sister Marietta Bondo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Dang, God bless you, Brother Nios, Sister Aya, Cathy Lakbo, and Sister Sheila, ang show family. God bless din kala Sister Mildred and Pastor Alan Madlang Bayan. Pagpalain ng buo niyong pamilya at lahat ng aking pong mga miyembro ng pamilya. Aking asawa, aking mga anak, aking mga manugang, aking mga apo at mga balae. Ang mga kapatid ko, ang mga payoko at mga hipag, bilas, mga pamangkin, mga tito, tita, mga at mga kamag-anak. Ganun din ang aking mga ninong, ninang, ayan, mga nanonood din, mga kumpare, kumare, mga kinakapatid, mga inaanak, mga batchmates, mga classmates. God bless you all, and to all, God of Truth, soul speeder, mga nagpapakain ng kaluluwa sa live broadcast. God bless din po sa pamilya ni Maring Alin Artillaga, kay la Mami Kinay Artillaga, kay Brother Renson Simplicio, kay Nanay Shoni Simplicio family, at kay Brother Dennis Goodlay and family. Praise the Lord, praise the name of the living God. God bless din kay la Pastor Edwin Baal, Brother John Edwin, Sister Mary San Juan. At ganun din kaila, praise the Lord, Sister Risa and Brother Alex Giray. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganun din, hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan at hindi ko masyado makita lahat dito. Ang Diyos po ang magpala po sa inyong lahat. At anuman ang inyong panalangin, tanggapin natin yan at hintayin natin ang tama at perfect time para sa Panginoon at kalooban na itatakda ng Diyos sa buhay natin pong lahat. Diyan sa San Francisco, USA, God bless Sister Angel Ray o Rhea Rigoroso and family. At sa Columbus, Georgia, kay Sister Lourdes Baby Reyes, kaila Hazel Heidi from Costa Mesa, California. At ganun din kay Mark and Mike Geres. God bless din maging sa mga kamag-anak ko ang Ponte Pineda sa Singapore family, at ganun din ang Ildefonso, Ponte Ildefonso family.
ang Topacio at Plata Family dyan po sa Italy. God bless din sa aking mga, sa aking mga tiyahin, no? Tita Toribia, pagpalain din ng Panginoon, si Royder Cabrera, kay Rachelin Cabrera. Thanks for watching po, Sister Glory Wates, Sister Gloria Benalus. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maripe Patual, God bless for watching din. Kala Mylin Minor, Che Apolinaria, God bless po sa ating lahat. Once again, ako po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo. Ayan, sikat na po ang araw. Andito po ako sa tuktok ngayon, eh, no? Nasa deck po ako. Kaya malapit ko nang maabot ang langit. Glory to God. Praise the Lord. Praise the name of the living God. Paalam ngayon. Love you. Kita-kita pa rin tayo sa araw ng bukas. I love you all because God loves us very much. To God be the glory. God bless us all.